Rinig po. Okay, sige. So start tayo. Ito yung week 8 natin. Rinig po. Scientific notation. So far sa module, ito yung kaluluhan. So katapos-tapusan na ito nung pag-aaral natin sa quarter 1. Natatawa nga ako kasi medyo itong scientific notation kaya ng isang araw to. Samantalang yung integers na operations, dapat marami araw yun. Pero parehong isang week lang sila. So, sige. Simulan natin yung pag-aaral ng week 8 scientific notation. So, sinong familiar sa scientific notation? Meron ba? Pwede kayong tumaas ng kamay, magbukas ng screen. Tapos, pwede rin kayong mag-chat sa chat box natin. Sino familiar dito? Meron ba? Meron bang familiar sa ating scientific notation? Okay, kung wala, italakay natin. Ano muna yung scientific notation? At bakit malagang pag-aralan natin to? So, scientific notation. Ang scientific notation daw ay isang mabilis na paraan para isulat yung numbers. Na? Anong numbers? Kaya nga sinawag siyang notation, no? Kasi pagsusulat. Numbers na talagang napakalaki. Example ng malaking numbers ay mga trillions, quadrillions, etc. Na, quintillion. Hanggang sa lumaki pa ng lumaki. O kaya, mga numbers naman na napakaliit. So, yun po. Isang paraan siya ng pagsusulat ng malaking-malaking mga numbers. Magbigay tayo ng example dito. Teka lang. Bigay tayo ng example ng malaking number. So, halimbawa ay trillions. So, maraming zeros yun. Oops. Wala ang aking ano. Saan yan? Yan. Hala. Bakit ka dito? Yan, ayaw magsulat. So, malaking-malaking numbers. Halimbawa, millions. So, malaki-malaki. O kaya, sobrang liit kapag malaki lang decimals or sobrang liit na decimal. Magana yung aking bullpen. Okay. So, sabi, mga tamad daw mong mathematician eh. Ito daw yung subject para sa mga tamad. Bakit? Kasi, sa halip na isulat nila, yun napakahabang number. Napag-desisyon nila na inventuhin yung scientific notation. Dineside nila na by using the powers of 10, they can create short versions of long numbers. Yung mga habang number, makakagawa ng mas maikling version. So, paano ba tayo gumagawa or paano natin ginagamit yung scientific notation? Simple lang. Para makagawa tayo ng scientific notation sa isang number, kailangan nakasulat siya sa pamamagitan ng una, merong number between 1 and 10. So, pag sinabing between 1 and 10, ibig sabihin nun ay hindi talaga nagagana yung ballpen ko. Palpak. So, kung sinabing between number and 10, 1 and 10, anong ibig sabihin nun? Sige, kayo pala magsabi. Pag sinabing between 1 and 10, ano yung mga numbers dapat na nasa na pwede dito? Pwede kayong maglagay sa chat, pwede kayong magbukas ng camera at sumagot. Anyone? Rinig ba ako? Napuntan lang, sir. Ayan, sabi ko kung anong mga numbers between 1 and 10. Okay, nagsagot na si Cedric. 2, 3, 4. At bukod dyan sa mga numbers na sinabi niyo, tama yan. No? Bukod dyan, kasama din yung mga decimals. So, kapag 1.1 or 1.0000 kung alam mo 0 yun, tapos 1, kasama din po yan. Ano? Kasama din yan sa mga numbers na yun. To be exact. Hindi lang yung mga numbers na eksakto. Ganun din, imumultiply daw sila by the power of 10. So, paano ginagawa yun?
Ito yung isang maling example. Sabi, 23 times 10 raised to 5 is not a proper scientific notation. Bakit daw? So, palagay nyo, bakit daw hindi proper scientific notation to? Bakit daw hindi scientific notation to? Anyone? May 5 po doon sa taas ng 10. Mm-hmm. Hindi. Sabi, it will be multiplied by a power of 10. So, ito yung tinatawag na power or exponent. So, check tayo dyan. Power of 10, which is, ito yung 10, meron siyang power. 10 raised to 5. Alin yung mali dito? Sir, yung x dapat dito, Doc? Pwede na. Sa ngayon, x muna. Isipin natin multiplication muna to. Kasi wala pa naman tayo sa algebra. Okay lang. Ang mali dito ay, based dun sa rule, ito yung rule natin eh. Ito yung rule natin. Para makagawa tayo ng scientific notation. Ano yung mali dito? Hindi ito scientific notation. Mali ang pagkakasulat nito. Bakit? Walang power yung 23. Hindi. Yung 23. Yung 23. Yun. Sige, Chini. Sir, yung 23 po, wala po doon sa 1 to 10. Okay, very good. So, itong 23... 10. Sabi nga, between 1 to 10, eh. Nasagot nyo na nga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bukod pa yung mga decimals nun. At 23, wala naman sa 1 to 10. So, hindi siya pwedeng scientific notation. Kailangan, ganito yung pagkakasulat niya, 23, pero hindi pwedeng 23 nga pala. Merong times 10, tama, minumultiply daw sa 10, tapos nire-raise sa power, kung alam ang power yan. Pero, dapat, ito ay less than 10 more than 1. Okay. Tuloy natin. So, paano ba ginagawa scientific notation? Example, ang 137 million can be written as. So, paano kaya sinusulat to using scientific notation? Ito lang po yung pagkakasulat niya. 1.37 or 1 and 37 hundredths times 10 raised to the power of 8. Yung paano kaya natin nakuha to? Palagay nyo. Meron kaya idea? Ito, saan nakuha to? Sir, sa unahan. Okay, dito, tama. Yung mga hindi ano? Mga hindi. Hanapin natin yung hindi. Yes? Ulit nga. Yung mga hindi po. Okay, very good, Mark Cedric. Yung hindi zero. Ngayon, ano yung pagkakaiba nito dito? Tama yun, no? Isusulat natin yung mga hindi zero. Tapos, ano yung pagkakaiba naman itong dalawa? Ano naman yung pagkakaiba nila? So, yan. 137, 137. Tingnan nyo to. Ano yung pagkakaiba na yan? May point. Ayun! May point. Tama. Sino yung sumagot na yan? Hindi ko nakita. Ayan po. Okay. So may point dito, ano? So saan nilagay yung point dito? Pagitan ng? 1 at 3. Ayan. Doon nilagay para less than 10 more than 1. Nakita niyo ba yan? Pag nilagay kasi dito, magiging 30 na, di ba? Opo. Pag nilagay dito, less than 10, more than 1. Okay. Ngayon, paano naman kaya nakuha to? Kanina kasi yung example doon sa taas, 5. Ayan o, 5. Kita nyo ba? 5. So, paano kaya nakuha tong 8? Pag multiply kasi natin yung 10 ng 8 times 10 times 10
times 10 ilan 1 2 3 4 5 6 7 8 multiply niyo nga ilan yan 80 hindi ah multiplication yan hindi addition multiply nyo 10 times 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 10 ilan yan Anong 800? Ba't kaya nag-a-add? Multiplication yan. Ano naman yan? 10 times 10. Magsimula ka sa 10 times 10. 10 yes, Cedric. 100 meters. 10 million. Ano yan? Ilan? 10 million. Ilang zeros yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sa dalawa, 100 million. Yan po yun. Pag mag-multiply ka ng 10, idinudugsong mo lang yung 0. Hindi ba naituro sa inyo ng elementary? Kapag nag-multiply ka ng 10, idinudugsong lang yung 0. So ngayon, itong 100 million na to, i-multiply natin sa 1.37. Ano magiging resulta? Ayun. Ito nga. Ito nasa taas. Kaya nga, shortcut lang yung ito nasa taas. Yan nga yan. Ha? So, shortcut nga lang yung scientific notation. Nakita nyo po ba? Ngayon, ano yung shortcut din ito para mas mapabilis yung pagsusulat natin na gawin ganito? Simple lang. Bibilangin lang natin yung zeros hanggang dito. Diba dito natin nilagyan ang tuldok? Bibilangin lang natin to sa dalawa. Teka lang, buburahin ko pala para mas malinaw. Diba, merong dito natin nilagyan ang tuldok para ito yung mga hindi zero na numbers. Dito natin nilagyan ang tuldok para maging mas mababa siya sa 10. Ngayon, bibilangin natin yan. Ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walo yun, spaces hanggang dito sa original niyang decimal place. Ito yung original na decimal place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaya naging 8 yun. Yun ang shortcut nun. Ganoon lang po kasimple yung paggagawa ng scientific notation. Okay po? Pero ito yung ibig sabihin niyan. Ito yung nasa baba. Yung 1.37 minultiply sa 10 times 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 10. Okay po? At sana po, huwag po tayo malilito kapag nagmumultiply tayo ng 10 raised to 8. At nakarinig na naman po kasi ako ng 80. Ano? Hindi po pinagmumultiply ang base at ang exponent. Lagi ang ibig sabihin niyan, kapag meron tayong maliit na number dito, iminumultiply siya ng 8 beses sa kanyang sarili. Okay po? So, aral po tayo ha. Huwag natin kakalimutan yon dahil palagi na po natin gagamitin yan. Okay? So, yan po ang sagot natin. So, testingin natin. I-write down natin yung following numbers in scientific equation. So, testingin natin itong una. Would like to try. Any volunteer? Anyone? Pwede nyo isulat sa chat box natin kung ano yung scientific notation nito. Pwede nyo yung type. 347,000. Ulitin lang natin kung paano. So again, ito yung decimal place. Kailangan yung decimal place, bibilangin mo lang hanggang dun. Lalagay mo sa pagitan ng isang number, point, tapos the rest, lalagay niya lang dito, yung non-zero number. Bibilangin niyo lahat yon decimal places, dito, walo, yun ang may exponent ng 10. Okay. Oh, may nakapagsagot na pala.
Ang kaunanahan nakapagsagot ay si Sion, pero kulang. Kini 3.47 times 10. Okay. So, kung nahihirapan kayo i-type, ang pwede nyong i-type dyan, ganito. Pwede nyong tingnan yung chat box, no? Ah, sige, pwede ko din pala isulat dito. So, itong sagot natin. May mga nakapagsagot na. Ito yung sagot natin. Okay. So, kapag hindi nyo may sulat yung exponent, kung hindi kayo maalam, pwedeng ganito. 3.47 para may type nyo. Wala. Misa kasi pag tinatype, wala yung hindi nyo alam kung paano gawin yung exponent. Ang pwede nyo gawin, hanapin nyo sa keyboard nyo yung ganito. Yan. O kaya sa cellphone nyo, kung naka-cellphone man kayo. Ito, itong symbol na to. Sa akin ay nasa ano to? Nasa number 6. Infinite 6. Makikita yun. Ewan ko lang sa inyo. Sa keyboard nyo. Okay po. So, ganun lang po yung pagsusulat natin. Pwede kong i-type din sa chat box natin. Third. Ano yan? 3.47 times 10. So, pagsasagot nyo din sa ano. Tapos, ito, raise to 5. Yan. Ganyan. Cedric, hindi pa rin yan eh. Kuhit lang yan eh. Kailangan yung ganito. Yan. Sa akin, nasa ship. Nasa 6. I-ship nyo lang tapos 6. Sa cellphone, alam, titingnan ko kung meron dito. Pag nag-type kayo sa cellphone, tingnan natin. Ito. Kita nyo ba? Yan. Tama na yan, Ralph. Nakita nyo na din. Yan, sige. Okay, tama. Sige. So, yan yung isang symbol para ma-indicate yung exponent kapag hindi natin ma-type yung exponent. Pero kung naka-keyboard kayo, pwede nyo din gawin 3.47 times 10. Tapos, pwede nyo yung 5, pwede nyo ano, i-highlight. Tapos, i-shift plus nyo. Ay, hindi siya gumagana din sa Google. Okay. So, hindi siya gumagana pala sa Google. Sa Word lang pala yan. Okay, sige. So, anyway, pwede na to. Next natin. Ito naman ang i-convert niya. Next. Pa-convert niya po, please. 902 million. Sige, pwede sa chat box niyo isulat. Nine point 02 times 10 raised to 8. Tingnan natin kung tama si Chini. Please mag-type ni Chini. Okay. Very good. Okay. Nice. Cedric. Sana nakakahabol ang lahat. Okay, next tayo. 61,400. Paano kaya yan? Yun. Ivan, parang kinulang kata ng naisulat. Okay, Ralph, 6.14 times 10 raised to 4. Okay, yan. Very good. Tama. Gian, Aiden, Chini. Oh, how about the others? Yan, si Ken Joshi. Okay. Okay, nice. Tingnan natin kung tama sagot nyo. 6.14 times 10 raised to 4. So, tama. Okay, balik tayo naman natin.
from scientific notation, gawin naman natin standard notation o yung mismong pagsusulat natin ng numbers. Example, 1 and 23 hundredths times 10 raised to the fifth power. Ano kaya yung ano nito? Okay. Nagsagot si parang tingnan natin. Si magkaibang sagot ni Ralph, Chini, Francesca, napasobra. Sige. Na-excited ka ata pagpindot eh. Ayan, si Rensley, Mrs. Sion, Sion Russell, napadami din ata ang zero mo. Tama kaya? Tingnan natin. Ilang zeros to na madadagdag? Actually, meron ng dalawang decimal dito. So, yung dalawang decimal, bawas mo dito, may tatlo na lang tayong dadagdag na zeros. Yun lang, simple. So, tama po, yun ang nakakuha ng 123,000. Okay, next tayo. Next natin. Six and 806,000 times 10 raised to 6. Ah, may sagot na uli sa rag. 1 million daw. Ting mabilis na naman siya. 6,806,000. Yun. 6,806,000. Tama. Very good. Kaya masyadong magmabali. Nagkakamali kayo. No. Pwede nyo din lagyan ng guhit, pwede yan. Kung magsasagot kayo para hindi kayo malito. Katanggap-tanggap naman yan. Okay. Okay, salamat. Mabuti naman nag-gets yung mga sentry. Next. So, ito yung sagot natin. Tama po yung mga sagot din niyo. Next natin. Okay, ito naman. Paano naman kaya to? Pwede kayo magsagot. Pwede rin kayo sumagot ng ano. Baka may mag-voluntary dyan. Pwede kayo mag-taas ng kamay, mag-open ng camera para makita naman kayo. Makita ko naman kayo paminsan-minsan. So, 4 times 10 raised to the third power. Tingnan natin. Okay, very good. Very good class. Next. Okay, ito naman. Babaliktad naman to. Scientific notation to standard notation tayo. Two and 48 hundredths times 10 raised to the third power. Yan, dumadami na. Isasagot. Mga mabilis magdudot-dot. Halatang-halatang lagi nagtetext. Ano? Halatang-halatang lagi nagchat-chat. Ayan na. Okay. Very good. Sana na hindi lang kayo nakukopier mo sa mga nauna nagchat. Na sana alam nyo talaga. Ano? Sige. Tingnan natin. Okay. 2,480. Oo, pwede rin. Pwede rin mag-show hands. Kung sakaling gusto mong sumagot. Ano? Makikita naman dito. Para hindi lang tayo magkukopyahan. Tatanggalin ko nga muna itong chat. Teka lang. Nakikita ko kayo eh. Kinanay ko sa TV yung ano, para yan. Sige, pwede kayo mag-show hands. Pwede ka din magbukas ng camera. Sa maling gusto yung sumagot. Sinasarduan ko na yung chat. Hindi ko na entertain yung chat. No? Next. Okay. Next tayo. O, yan. O kaya yung sagot dito. Para walang kopyahan. Hindi pa ako natawag. Bukas muna ng camera, tatawagin ko kayo. O kaya pwede kayo mag-show hands nga. Okay, Harold. 6,123,000.
6,123,000. Tingnan natin kung tama yung sagot niya. Okay. Very good. Very good. Next na rin. Would like to answer? Would like to answer? Matawag na kataral. Chance to others naman tayo. Yun, si Mike Cedric. 3.06 times 10 by 8. Raise to? Ilan? 10 by 8 po. Times 10 raise to? 8. 8. Tingnan natin kung tama siya. Okay, very good. So, ang basa dito, 3 and 6 hundredths, no? Pero okay na rin yun, 3.06 times 10 raise. Sulat ko, ha? Raise. Actually, ano yan? Sa Tagalog, ang raise ay itinaas. Yan. So, 10 raise to 8. Ang mahabang version yan, 10 raised to the power of 8. Okay po? 10 raised to the power of 8. So, pag-aaralan pa natin lang lahat ng tungkol sa exponents kapag nag-algebra na tayo. Ewan ko kung pinag-aralan nyo ba na elementary ito? Exponents? Nag-aaral ba kayo? Ang exponents. Meron ba? Konti lang. Okay. Kasi mahalaga to eh, lalo na sa mathematics, sa mga exponents. Anyway, tuloy natin. Okay, try natin gawin to. In the Philippines, 386,000 recovered from the deadly COVID-19. Write this in number, this number in scientific notation. Ay, show of hands. Would like to answer. Tawagin ko na kayong dalawa eh. Iba naman. Pag wala na talaga sumagot, tatawagin ko kayo alin mo sa inyong dalawa. Chopans, how about the others? O, Gian, bawal magsagot sa ano. Wala ka bang speaker, Gian? O, sige, Gian, answer. Sir, 3.86 times 10 raised 6. Times 10 raised 2? Ilan? 6 po. Tama ba yun? 6 po. Huh? 3.86 times 10 raised 2? Sir, 5 po lang. 5. Napasobra bilang mo, no? Tama. 3.86 times 10 raised 2. 5. Next tayo. Another problem. They're about 1.9 hundredths times 10 raised to 8 people residing in the Philippines. Convert this in its standard form. Yun. Yung ating mga mamaw sa mat. How about the others? Oh, yun, si Chini. Sir, Chini. Answer natin, Chini. Hindi ka namin narinig, Chini. Sumagot ka ba? Yan, wala kami naririnig. Wala kami naririnig. Yun, nagsulat na lang si Chini. Ang sagot niya daw ay 109. O, nag-type na lang siya. 109 million. Tingnan natin kung tama. Kung 109 million ba talaga ang mga Pilipino sa ngayon. Okay, wait lang. At mukhang madadagdagan uli ng mas marami next year. Pandemic. Okay, very good. Chini, 109 million. Ngayon, paano naman kapag maliit na number naman? So, sabi natin, ang scientific notation ay sinusulat kapag napakalaking number o kaya napakaliit na number. So, paano kapag anong ginagawa natin? So, una, tingnan natin to. Kapag nag-multiply tayo ng 4 na tens or
10 raised to 4, nakukuha natin ay 10,000. Diba? Tingnan nyo to. Game pattern. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay, pababa tayo ng pababa. Tatlong 10, 1,000. Dalawang 10, 100. Ang 10, hindi malamang 10. Paano kapag 10 raised to 0? Hindi magiging 1. Tama na. Kasi pabuwas na pabuwas ng 0 eh. Nakikita nyo ba? Marami siya na 0. Paano kaya? Paano kaya kapag mas mababa pa sa 1? Ano kaya mangyayari? Palagayin nyo. Negative. Okay, very good. Parang tayo ng negative exponent. Kapag 0.1 ah, negative 1. Kapag dalawang decimal places, negative 2. Tatlong decimal places, negative 3. Apat na decimal places, negative 4. Nakita nyo ba yan? Apo. Okay, ito. Tiyan. Yun, yun lang kasimple. Tinyo ko kanina. Apat, 10,000. Dito, apat, 10,000 din. Pero nasa ilalim siya. Negative 4 yung exponent natin. At patuloy lang yan. So ngayon, paano natin nire-write ito? Using scientific notation. Sige nga. May idea kayo kung paano mare-write ito in scientific, using scientific notation? Sinong gustong sumagot? Ian. Ano ang pagkakasulat nito sa scientific notation? Atas ka ba ng kamay? Ian. Show of hands ka eh. Ah, hindi pala. Sige, okay lang. Okay, sige, sige. Paano kaya isusulat to using scientific notation? Same lang. Hahanapin lang din natin yung non-zero number. Ano ba yung hindi zero dito? 882 po. Ito. So, itong 882, para magawa natin siyang lower than 10, alit saan natin ilalagay yung tuldok? Dapat. 2 po. Sige. Sa pagitan, ng ano? 8 at 2 po. 8 at 2? Sige. Sulat nga natin. 8, 2. Ilalagay daw natin sa pagitan ng 8 at saka 2. Ah, ano kaya yan? Mas maliit ba yan sa 10? Hindi. Hindi. So ano dapat? Saan natin ilalagay? Gitna po ng 8, 8. Ayun, sa gitna ng dalawang 8. Tapos, katulad ng ginawa natin kanina, bibilangin lang natin yan. Sa dalawa, tatlo, apat. So ano ngayon? Ang ating scientific notation para dito. 8. Ano kaya scientific notation natin para dito? Anyone? Pass po tayo ng kamay para hindi tayo sabay-sabay sumagot. Ano kaya yung scientific notation natin para dito? Si Cedric. Sir, 8.82 times 10 by 4 po. Negative 4. Okay, very good. So, ganoon lang simple. Kapag pabalik, hahanapin mo lang uli yung non-zero number, which is 8. Kailangan, mas maliit pa rin siya sa 10, kaya naging 8.82. Tapos, bibilangin mo lang yung spaces. Ayun, 10 raised to negative 4. Mahirap ba? Bilis lang ha. Sunod. Kaya naman. Kaya naman ang sumagot. Sino sasagot? Susunod. Raise hand tayo. Raise hand feature. Mayroon nga palang raise hand feature din dito. Mark Travis. Sige, Travis. 5.9 times 10 negative 7 pa. Tingnan natin kung tama ka. Okay, very good. 5 and 9 tenths times 10 raised to the 7 negative 7 power. Ay,
Next. Mabilis lang ang lesson ngayon. Kaya-kaya ng ano ito ng isang araw. Sierra Loren. Four times ten to lowered by negative four. Lowered by negative four. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Kulang ka. Kapag negative 4, nandun siya sa unahan ng 4. So, mas mababa siya sa 1. So, dapat, raise to negative 5. Okay ba? Okay, sige. Kinapos ka ng konting bilang. Kailangan nasa likod siya nito. Nandito na siya dapat. So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kapag dito kasi natin nilagay, mas mababa siya sa 1. Okay, next natin. Ayun. More examples. Uy, pareho lang yun eh. Hindi pala. Kala pareho lang. O, reason tayo. Sige, Travis. 4 times 10 negative 4. Negative 4. Tingnan natin kung tama. 4 times 10 raised to negative 4. Next. O, baliktad naman. Baliktad naman. Meron naman tayo ngayong scientific notation. Gawin naman natin siyang standard notation. Sino kaya magsasagot? Anyone? Wala. Iba naman. Sige, Cedric. Zero, 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 one, by... Ilang zero? Bago yung one. Five po, sir. Okay. Relaxing, Leon. Ay, teka lang ha. Minsan, mas maganda, huwag niyong gagayahin itong example na ito ha. Teka lang, hindi ko na-edit eh. Sir, ba't anim po yung nakalagay din sa 10? Hindi ah. 1, 2, 3, 4, 5. O, limang zero lang yan. Minsan kasi dapat nilalagyan din dito bago yung ano. Although, pwede naman kahit wala na zero. Ay! Kahit walang zero dito. Pero minsan nilalagyan natin para mas makita yung decimal place. So, pwede po yan. Okay? Ito, walang kwenta ng zero to. Walang kwenta talaga itong zero to. Pero nilalagay lang natin yan para mas makita yung decimal place. Ito lang talaga yung binibilang. 1, 2, 3, 4, 5. And kasama to, 6. Kasi nandito yung tuldok. So actually, ang basa dito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na zeros. Tens, hundreds, thousands, 10,000, 100,000, million, 10 million, billion na to, billion, 1,248 billion. Yan po ang basa talaga dyan. Pero kung babasahin yung 0.000 ba, okay lang naman sa akin. Ewan ko lang sa ibang teachers kung papayag sila na. Okay, next. Kaya ang sasagot, iba naman, taas naman ang kamay yung iba. Taas ang kamay iba. Iba naman. Kaya nyo to, mabilis lang eh. Magbibilang lang tayo dito. Kini. Hindi ka uli namin naririnig, Kini. Chat-chat ka na lang. Kini, diyan ka pa? Okay, 0.1234. Apat na 0, 6, 1, 2, 3. Okay, tingnan natin kung tama ka. Oops, tingnan lang. Ito pala sa kabila.
Yun. So again, gaya ng sinabi ko kanina, pwede nyo lagyan ng zero sa unahan. So, that is the correct answer. Next one. Next, would like to answer. Sino pang natas ng kamay dyan? Iba naman, iba naman. Nasa ng iba. So, bibilangin nyo lang. Hanggang doon sa first non-zero number. Sige, Cedric. Wala eh. 3.06 times 10. Raise to? Raise to 6 po. So, ganun lang yun. Sa mga hindi pa nakakahabol, sabi niya, ay, teka lang. Sabi, okay. So, tama. Ang sinagot ni Cedric. So, bibilangin lang natin to. Ayan, no, class. Oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Doon makukuha yung negative 6. Negative 6 siya dahil decimal. Kapag hindi siya, dahil maliit na number, decimal nga siya. Pag malaki, yung positive yun na exponent natin dito. So, 3.06, ito yun. Nilipat natin decimal dito. Times 10, ito constant to. Hindi to nagbabago. Laging may times 10 lang. Okay ba? Next natin. Next. Ba naman? Pare-pareho lang nasagot. Iba naman. Nakadalawang tawag na ata ako kay Cedric at saka kay Travis. Sir, isa lang. Isa lang ba? Okay. Tapos, isa lang. Ano ka ba? Ayun, si yung Russell. 8.92 times 10 negative 4. Yun, tingnan natin kung tama. Okay, very good. Mausay, mausay. Next. Okay, tapos na pala doon. Yun. Sabi daw, yung nucleus of a human cell is about 7 times 10 raised to the negative 6 meters in diameter. So kapag yung nucleus daw, sinukat natin yung diameter nito, 7 times 10 raised to negative 6. Ano daw yung length niya sa standard notation? Ano daw yung length niya sa standard notation? So, ayan, nakikita niyo yung pinagagamitan ng, kaya tinawag siyang scientific notation. Dahil nagagamit siya sa science para makompute yung napakaliliit at yung maipakita yung napakalaking numbers. Ba naman, pare-parehong kamay lang yung nakikita ko. Wala ba iba? Ayun, si Chini, tumas na naman. Iba naman. Dami natin, no? 23 tayo. Hindi nasagot yung iba. Papipilitan na naman akong tawagin si Cedric. Nakadalawang tawag na ako dyan. Isa pa lang. Talaga nag-ano kang isa pa lang. Sige na, Cedric. Sige. Sir, limang 0 to 7 po. Ilan? 5.0 to 7. Yan nga natin. Okay. So, ang tawag, ang basa talaga dito, tenths, hundreds, thousands, 10,000, 100,000, million. 7 million meters. Okay ba? Ganun lang. Ganun lang kasimple. Or 0.00007 meters. Kagaya nga ano sinasabi ng iba. Okay, next natin. Last problem. So, may mas maliit pa pala sa nucleus ng cell. Yung tinatawag na ribosome. A ribosome, another part of a cell, is about 0.00000003. Ilan yun? Tara ko. Tens, hundreds, thousand, 10,000. Tara ko. 100,000, million, 10 billion, 3 billion meters in diameter. Write this length in scientific notation. Oh, bilis. Iba naman. Last one. Last na po ito.
Tapos magsasagot na kayo. Yung ibang sasagutan na sa Google Classroom na po natin. Ken Joshi. Tumas ka ng kamay, Ken. Answer ay 3 times 10 raised to 9. Let's see if your answer is correct. Yun, kinapos ka ng konti. Ano kaya ang kulang mo? Negative. Yun. Negative. Okay, kinapos ka ng negative. Tandaan natin, kapag maliit yung number, negative 9 yung exponent. Kapag malaki yung number, palaki, ay magiging positive. Okay ba? So, dyan po nagtatapos ang lesson natin ngayon about scientific notation. So, kung meron pa kayong questions, pwede niyang yan na sa akin. May questions po ba? Wala na po, sir. Sir, wala na po. Okay, salamat. Kung wala nang questions, di sa Google Classroom natin, makikita po doon yung ating tawag dito.